Sabon ko, kunin na raw po kayo. Naku, Joy! Thank you, ah! Patawag mo nga si Bob. Sinong papapatay mo? Na, please lang. Sir, andito pa ho si Joe Marie. Tayo ko muna siyang umalis. Pagtulog na po sila para wala pong aberya. Salamat dahil sinagip mo yung buhay ng tatay ko. Basta't nandito ako sa tabi mo, palagi ko kayong tutulungan. Ang ginagawa mo dyan? Ibigay ko ito sa kanya bukas. Sabihin ko sa kanya yung magic words. I love you. Standby lang po. Ahala po tayo ng ibang daan. Mukhang malaki po ang sunog. Wala pa bombero? Sir, mukhang nahihirapan pong pumasok. Maliit po ang mga kasi sa squatters area. Sir, wag po kayong bababa. Sir! Sir! Arigato po! Sir, sumakay na kayo. Sabi ng bahala dito. I know you're just doing your job, but I'm still the president of this country. Sumunod kayo! Sunod kayo! Sunod kayo! Malapit dito sa barangay Santo Niño sa Maynila. Napadaan lang sila at naipis sa traffic. Masi, Tito Jan, sa TV. Nang malaman ng presidente na walang bumberong dumating, siya na mismo ang tumulong at gumawa ng paraan. Kung matatandaan, nangyari din ito noon sa Zambales. Ang presidente natin na dating bumbero ay maraming sinagip ng buhay. Kasama na doon ang vice-presidente na ngayon, si Solomon Villamisa at ang kanyang pamilya. Isabela, di ba dyan nakatira si Nafina? Fina! Please tell me, Dad, wala kayong kinalaman dito. Palagay mo ba magagawa ko yun? Please, Dad, papatayin niyo yung mga tao! Hindi nga ako! Oh, Ellie!
natin kung di ka lumuhod papunta sa akin. Pagsisisihan mo ito. Tandaan mo, Jo Marie, ikaw nagsimula ng gulo. Sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Tita. Damit lang yung anak, mahalaga, ligtas tayo. Hey, pero yun lang yung meron ako eh. Ate, may naipon naman ako dito. Ibibili na lang kita ng damit. Ate, may sugat ka. Ay. Sa lahat naman ng mapupuruhan, tayo pa. Walang-wala na nga tayo. Tayo pa yung nawalan. Sana nanakawala lang tayo kaysa nasunugan. Pag ganito, pati ipis sa alaga mo, ubos. So tayo yung titira. Vina! Vina! President, ayos na po ang lahat. Everything's under control. Kami na po ang bahala. Good, good job. Maraming salamat sa tulong niyo. Matawagan mo ang Red Cross at ibang ahensya ng gobyerno. Magpadala ng tulong ngayon din. Yes, Mr. President. Sir, ako natin yung medis. Marami na po yung mga tao. Mabuhay, Presidente! Kilala tayo niya. Ano ka ba? Sir President! Diaz, papasukin sila! Yan ang Maria! Ayun, Zay! Sige, ayun ko! President! Wait! Ito, okay lang. Pero, sunog po yung lahat ng pag-aari namin eh. Pero, huwag po kayo mag-alala. Okay lang ho. Magpapadala kami ng tulong sa inyo. Marina! May sugat ka! Lao yan! Konting galos lang yan. Maraming salamat po, Mr. President. Ang bait, no? Ay, siya nga pala, Mr. President! Tatay ko! Kaya dito, Tay! Mr. President, siya po yung pinalayan ninyo. Ayan, Tay! Salamat ka! Apolinario po. Apolinario, Timagi pa. Excuse me po, Mr. President. Nandiyan lang po mga sakayan natin. Kailangan na po natin umalis. Para tingnan tulong ninyo. Alis na ako. Sige ho, salamat! Wala, Presidente! Abay! Salamat ka, Solomon, at walang nasaktan sa sunog. Sabi ko naman sa'yo, da please lang. Tingnan ko lang kung hindi pa magtanda yung anak mo. Huwag mo nang ulitin yon. Matakot ka naman sa Diyos. Vina! Vina! Oh, Jo Marie! Kamusta kayo? Sunog lahat halos yung mga gamit namin eh, pero ayos lang naman. I'm really sorry. Ha? Bakit ka nagsasorry? Sige. Jo Marie, kailangan pa namin dalhin si ate sa ospital eh. Okay, may sumabog daw na tangke ng gas. Kuya kami naman! Kayo. Bakit ka bumaba? Nagwawala yung chief of securities mo. Paano kung may bumaril sa'yo doon? Paano kung may nangyari sa'yo? Eh wala naman dumadating na tulong eh. Kaya ko naman tumulong. Ba't hindi ko mang gagawin yun? Kuya, hindi ka ordinaryong tao. Ordinaryong tao ako na tumulong. Hindi ko naman ginawa yun dahil presidente ako ng Pilipinas. Ginawa ko yun dahil responsibilidad ko bilang isang tao na tumulong sa iba. Magpalit ka na, basang-basa ka. Ika na. Tinataya na sa 5 billion na ang halaga ng mga ari-arian ng nasunog. Sa kasalukuyan, wala pang report kung ilan ang nasaktan o nasawi sa insidente nito. Okay na doon yung pagpapagamot mo. Tsaka nakausap na rin ng presidente yung ospital na tanggapin lahat ng biktima ng sunog ng libre. Maraming salamat. May asikasuin lang ako sa bahay. Jo Marie, salamat ha. Ay, bakit kaya sa akin hindi sila nagpapasalamat? Atid na kita sa labas. Tay, ako na lang ho.
Babalik naman ako ng bahay eh. Patay na daw ho yung sunog. Titignan ko kung yung mga natira pang gamit. Sasamahan na kita. Tara, sabi. Oh, kumusta naman ang lakad mo? Ano akala niyo? Mapapasukin niyo ako kagad? Talagang hindi ka magpapatinag, ha? Please, Dad. Ako yung kaaway niyo. Ako yung saktan niyo. What are you talking about? Oras lang na malaman ko na may kinalaman kayo dito. Magsusumbong ako. Sino namang maniniwala sa'yo? Hawak ko ata ang press. Sa dinabi namin ng kasong nilusutan ko. Ito pa kaya? Huwag niyo akong susubukan yan. Hoy, ako ang huwag mong susubukan. Hindi kita tinatakot. Binabalaan kita. Tulungan mo yung mga tao sa barangay Santo Niño. Sana maayos sa sinafina. Hindi na ako nagpumilit na tulungan sila. Kilala mo naman yung kapatid nung si Marina. Oh, alam mo bang ang dami nang tumatawag dito at gusto kang ma-interview? Huwag na. Ginawa ko yun dahil gusto kong gawin. Hindi para i-broadcast. Alam ko naman yun eh. I am so proud of you. Siguro kung buhay yung anak natin, ipagmamalaki ka niya sa lahat. Mawawa ka. Tignan ko lang. Tay! Oh, sunugan din kayo. Oh, doktora eh. Doktora Fernandez, naalala niyo ba ako? Ako si Apple. Apple Di Magiba, naalala niyo? Mang Apple, oo, syempre naman naalala ko kayo. Kumusta na ba? Ito, mabuti naman eh. Hindi naman po ako nasaktan. Pero busang gamit namin eh, okay lang. Nakita ko na nga ako dito yung anak niyo eh. Oo nga eh, nakikwento niya sa akin eh. Tsaka binanggit niyo daw sa kanya na patay na daw yung kapatid niya. Opo, condolences nga po kasi alam kong mahirap mawala ng asawa at anak. Hindi ho, nagkakamali ho kayo. Mang Apple, hindi ho ako pwede magkamali. Ako ho ang nagpaanak sa asawa ninyo. Patay hong lumabas ang anak niyo. Kinausap mo nga ho yung asawa niyo para sabihin dito sa anak niyo. Ayaw ng asawa niyo. Iyak lang siya ng iyak. Uy, Nay! Bakit? Masakit na yung sugat ko na po. Sabi niya, siya na lang daw magsasabi sa inyong lahat. Ihintayin na lang niya ang pagdating mo dahil umalis ka nga. Hindi niya alam kung saan ka nagpunta. Sige na. Okay, may dati mo din sa labas, ha? Sige, Nay. Magkasama kami ng nanay mo nung namatay siya. Naaalala ko yon dahil nanganganak sa tabi niya noon ang first lady natin ngayon, si Marcela Policarpio. Nakaligtas ang first lady, pero ang anak niya hindi. I'm sure nabalitaan niya yun. Tok! Totoo ba yung sinasabi niyo? Opo, Mang Apple. Siguro nga ngayon niyo lang narinig ang kwento dahil ako lang naman ang nandun nung nangyari lahat. Kaming tatlo, ang asawa niyo, si Marcela, at ako. So, kailangan na po kayo sa OR. Sige, Juna. Mauna na ako sa inyo. Paano mo naman masasabing baka totoo yung sinasabi ni Doktora? Nakuhanin ko si Fina. Si nanay may katabing ibang babae, pero hindi ko maalala kung sino. Ayun na nga, eh. Kung sinabi nga ni Doktora na si First Lady nga yung katabi ng nanay mo, eh baka nga yun. Baka ka anak niya yung nakuha mo.
natira, kuya. May nakuha ka mga damit mo? Ilang peraso lang yata yun, eh. Sa akin, wala nga, eh. Sabi doon sa kabilang kanto, meron daw iaayos na evacuation center ang presidente sa munisipyo. Doon daw magbibigay ng tulong. Kaya mag-alala. Itatayo ulit natin itong bahay. Total, ako naman ang nagtayo nito dati. Yun nga lang, baka maging maliit kasi... kasi nasunog yung mga kahoy. Fina, bakit? Wala. Isip ko lang, siguro kung kasi yaman tayo na ng Joe Marie, hindi rin pagdadaanan to. Para tayong mga daga eh. Kung saan ang abutan, doon tayo gagawa ng lungga natin. Pag may naghulog ng keso, doon tayo kakain. Hanggang kailan tayo ganito? Tol, kung ako sa'yo, hindi ko nakakalabanin si Dad. Dahil lalo lang lalala ang gulo. Anong akala niya? Susuko ko kagad? Ha? Eh, ano bang akala mo? Susuko siya. Si Dad ang nagpasunog sa bahay ni Lafina. Narinig ko sila nag-usap kanina ni Mami. Ikaw isumbong ko sila? Isumbong? Lulusutan niya lang yun. Tsaka baka ikaw pa mapasama eh. Sige, isipin mo. Anong sasabihin sa'yo ni Fina kapag nalaman niya? Anong iisipin niya? Mahal mo ba talaga si Fina? Sobra. Maraming connection si Dad. Pahihirapan niya lang si Fina. Mahirap na sila. Wala silang kalaban-laban sa pera ni Dad. Kaya kung ako sa'yo, kung mahal mo talaga siya, layuan mo na siya. O ano? Suko ka na? Hindi. Oh, ano bang tinatayo mo dyan? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na kaya nagsimula ng gulong to. Hindi ako. Sige. Sabi mo, inumpisahan ko. Sana naman tapusin mo. Sige. Pasensyahan na lang tayo. Paano kung di totoo? O paano kung nagkakamali siya? Kahit totoo man o hindi, hindi na importante yon. Basta kapatid ko si Fina, walang makakapagpabago nun. Uy, hindi ako makapaliwala. Eh, parang sa TV lang ito nangyayari, diba? Sa taya, pangako mo, wala kang pagsasabihan. Marina, kung totoo nga itong sinasabi ng doktora, napakalaking gulo nito. Alam mo ba yun? Presidente ng Pilipinas ang kakalabanin natin dito. Hindi ako magpapatalo na laban ako. Dati sa
pagpunta ko sa ospital? Ito nga po yan. May pre-eclampsia ang asawa niya. Bumigay na po ang bata paglabas. At yun po ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak niya. Nandyan ho sa First Lady sa Barangay Hall. Nagpadala ng ulam at tulugan. Bakit ho kayo malungkot? Actually, masaya ako.